a gancho cuando los suspect mula seis en víctima. Issue di mano ng pang-vote na cheque, pambayad sa mamahaling relo. Nagkatensyon nung nakita ng mga pulis na armado ang lalaki. Nakatutok si John Veneracion. Nabaling ang atensyon ng mga pulis sa isang security guard na nakialam umano sa kanilang operasyon. Ang target talaga ng operasyon sa harap ng isang kondominium sa Makati kahapon ay ang lalaking ito. May baril! Lalong tumaas ang tensyon nang malaman ng mga pulis na armado pala ang suspect. I've been doing everything. Isang relo ng milyong piso ang halaga ang nagancho pa ng suspect mula sa isang biktima na nagsundong sa mga pulis. Yung abogado ko tatawagan ko! Patingin ang serial number, patingin ang likod. H1, yan, relo ko yan. Parehong isinama sa presinto ang suspect at ang gwardiya. Base sa investigasyon ng Makati Pulis, nakipag-transaksyon umano ang suspect na si Baldwin Co sa isang online seller noong May 4 para sa isang luxury watch. At niloko niya itong kaibigan niya, bumili siya ng isang relo na halagang 1.2 million at binayaran nga niya ng cheque. Pero yung cheque, tumalpog ito. Sinabihan daw ng biktima ang suspect na ibalik na lang ang relo. Pero tumanggi raw ang suspect. Yun pala, may balak siya. Binibenta na pala ito sa online ng 700,000. Nakita ito ng isang kaibigan at isinumpong nga doon sa may-ari. Bukod sa relo at baril, nakuha rin sa suspect ang iba't ibang ID at dokumento na magkakaiba ang pangalan, gaya ng Permit to Carry Firearms Outside of Residence at PWD ID kung saan nakalagay na meron siyang psychological disability. Lumabas sa investigasyon ng mga otoridad na may mga warrant of arrest na pala noon ng suspect para sa dalawang kaso ng physical injuries. Ngayon, patong-patong na reklamo na naman ang kanyang kakaharapin. Mula estafa hanggang illegal possession of firearm. Obstruction of justice naman ang isasampal laban sa gwardiya na pinakawalan din kalaunan. Sinubukan namin kunan ang pahayag ng suspect. No comment po. Pinagkakagawa na yung no comment po. June Veneracion, nakatutok.